Okay, and welcome back sa information sharing episode natin. Today, pag-usapan natin yung climb basics. Mainly for riders na until now ay nahihirapan or na-struggle sa mga ahon. And most of the time, ito yung mga riders na nabubudol. Kasi pagdating dun sa ahon, is napupersa silang magtulak. Meron tayong mga alternate way on how to climb a hill. And if interested kayo malaman, ito yung information na baka makatulong sa inyo. So minsan, we have to step back and identify the problem head on. Kaya instead of avoiding it, na tipong magtulak tayo, is try natin baka yung alternate option natin can actually work. So we have to all accept not all bikers are, number one, strong. Number two, not all bikers are young. And basically, yung ibang bikers are may edad na and wala talagang time to bike. So, average lang talaga yung kaya nila. Pero, hindi yun excuse para hindi natin ma-figure out paano umahon. Kasi tulad nyo din ako, hindi rin ako regular biker. Pero, what I'm doing is I'm using an alternate option or an alternate way to enjoy the climbs. So, end of the day, yung mga ahon na yan, let's just face it. Let's not find excuses na magtulak tayo at huwag tayo maging biktima ng mga budol. Tayo ng bamban. At ito dyan balik-balikan yung San Martin ng mga 5 climbs na. So, samahan nyo kami sa maliging mga adventure ni Frenzo. Let's go! Okay, ahon. Frenzo, una ka. Unang kita. Una ka sa harap. Hanggang doon sa peak. Okay, saan nyo lang ahon? Tara po. Okay, pinapauna ko lang po, hindi po si Roman yung nasa harapan ko. Si Renzo po yan. Well, basically, halos ng akyatan dito sa kalumpang. Yun ito. Pero maikli. Saktong park training. Malapit na tayo sa peak. So, pagdating natin sa peak, papag-sprint natin si Renzo. Para sirang-sira yung Godox training niya. Okay, almost there. Almost there. Lapit na. Ay. 10 meters, ayun na. Let's go. Okay. So right after nung first climb is lusong ulit para makarecover. Okay. Okay, so pick na to. Lusong tayo ulit. Humihingi po kami ng tulong ni Renzo. Bumili po kasi kami ng buko. Wala po kaming cash. Wala rin GCash. Walang signal. Wala po signal si Renzo. Yan o, patay. Kung pwede niyo po kaming tubusin dito sa kalumpang. Pakiclean na lang po kami. Sige. Okay, so ganito. Ang alternate way na ipapakita ko sa inyo is basically yung basic way of climbing. Ito yung ginagawa natin yung low cadence for almost 70 to 90% of the climb para pag low cadence tayo, low heart rate tayo. So which means hindi tayo magbobonk or sasabog. And then, i-identify natin yung saddle positions depende sa gradient or sa difficulty ng incline kasi very important yon sa pag-activate ng mga muscles natin. Tapos, followed by, identify natin kung paano hahawakan ng hoods kasi the way you handle the hoods will now determine kung paano mo i-generate yung torque mo papunta sa core. And basically, damay-damay na yan papunta sa muscles natin. And then lastly, explain natin kung anong muscles ang gagamitin natin sa ganito.
approach. So, kung nandito pa rin kayo, thank you very much. Start na tayo. Okay, so ganito. Focus tayo mainly sa anong muscles muna and saddle position. Ang gagamitin natin sa climb na to is beginning tayo sa harap, which is, ang gamit ko is 50. And then sa likod tayo, gagamit tayo ng biggest ring, 30 naman. So, fixed gear tayo all the way up. Ngayon, so normally, pag ang grade ng climb or ng incline is nasa mga 2 to 4% gradient lang, medyo manageable pa yan. Gawin lang natin, magsaslide back tayo sa saddle natin all the way back. Tapos, i-activate na natin ngayon yung back muscles natin kasi nakaslide back tayo. So basically, yung hamstrings natin, yung calves natin, mag-a-activate yan. The reason why mag-a-activate yan is because pag hinawakan na natin ngayon ang handlebar natin, straight natin elbows, 3 fingers down, tapos yung dalawang finger natin nasa top ng hoods. Sa ganitong posisyon, ma-activate natin ang hamstring at ang calves kasi naka-slide back tayo. So to do this, kailangan nyo mag-pull back. So magpo-pull back tayo para hindi natin muna gamitin ang quads natin to push down para ma-conserve natin siya. So when we do this, makakapag-pedal back tayo ngayon, which is required para sa hamstring and calves activation. Okay? So, ganun lang gagawin natin. Ngayon, nasa first part na tayo ng lower delta road climb. Itong climb na to, maikli lang. Nasa roughly around 400 to 500 meters lang siya. Pero, ang kagandahan dito is mixed ang gradients niya. So, which means, meron siyang 7, 8, and 9%, tapos meron siyang 10, 11, 12, all the way to the summit. So, tuloy-tuloy yan. Pero meron din naman siyang maikling recovery. Okay? So, pagpasok natin sa ahon na to, sa my right side, meron siyang 7 to 8%. It is very important sa kahit anong climb na you are mentally prepared. So, ang gagawin natin is basically, kailangan yung gear positions natin, nandun na siya sa comfortable position para hindi kayo nagsishift dun sa gitna ng climb kasi baka tumumba kayo. Followed by, kailangan i-position nyo na yung sarili nyo dun sa saddle and then hawakan nyo na ng tama yung handlebar natin so that the moment you hit that first incline, ma-activate nyo ang mga muscles na kailangan natin gamitin. So while climbing, meron akong papakita sa inyo yung dalawang ways. Kung medyo confident ka na sa climbs, ang gawin nyo is slide back, 3 fingers down sa hoods natin, 2 fingers up sa hoods, and then straight elbows. Pedal back lang. So, pedal back, pull back. Pull back, pedal back, para ma-conserve natin ang quads natin. Kasi merong reason why ganun ang gagawin natin. Ngayon, if medyo hindi kayo comfortable pa sa climb, at medyo mahaba yung bike nyo, at hindi siya ganun ka-fit sa inyo, ang gawin nyo, is mag-move forward kayo sa saddle nyo. And then, pag nag-move forward kayo doon sa tip na saddle nyo sa harapan, i-bend nyo ngayon yung elbows nyo para what you can do is makakapag-tuck position kayo. And then, yung hawak nyo sa hoods, dalin nyo ngayon sa top of the hoods. Pag ginawa nyo yun, while at the tuck position, pwede kayo ngayon mag-generate ng isang klaseng torque by basically combining push down and pedal back. So, mag 1-2-1-2 lang kayo. Push down, pedal back. So basically, habang nagpo-push down yung isa nyong paa sa right, nagpo-pull back yung paa nyo sa left. So alternate lang yan until makaabot kayo sa recovery. So pag meron kayo nakita recovery, what you have to do, mag-slide back, straight nyo yung legs nyo, straight nyo yung elbows nyo para mag-recover ang heart rate nyo and makapagpahinga ang legs ninyo. Okay, ngayon, na-explain ko na yung dalawang crossing ways. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. And shift naman tayo why na-mention ko earlier na i-conserve natin ang muscles natin sa 70 to 90% ng climb. Para pag nakita nyo ngayon yung summit at malapit na kayo at alam nyo manageable na siya, what you can do is basically, pili kayo sa dalawang option, magsa-slide back ba ako? Or mag-move forward ba ako. And this time, since conserve ang muscle sa legs nyo at hindi pa kayo nagbobong at hindi pa mataas ang heart rate nyo,
your real workout begins at the summit. So basically, pagkita nyo sa summit, you can now sprint it out all the way to the top. Doon pa lang matatapos ang workout nyo. That way, pagdating nyo doon sa summit, you can now high-five yourself and tell yourself na you were able to do it. At basically, doon nyo gamitin yung tuhod nyo and quads nyo doon sa final climb. Kasi doon yung matitest kung talagang meron pa kayo natirang energy. Okay? So hopefully, mayroon natulong tong information na to, and then sampan na tayo tapos wrap up tayo. Hopefully, meron kayo natutunan. In summary, yung mga basic stuff na gusto ko share sa inyo is when climbing, meron tayong ibang alternate ways of doing it. For people who are really strong, pwede kayo mag-spin. For people who are old like me, age, which means gagamit kayo ng malaking big ring sa likod, sa harap. Tapos, gamitan nyo siya ng mga muscles na para sa ganitong klaseng climb. So, pinakita ko sa inyo na pag mababa lang yung gradient, gamitan nyo lang siya ng slide back para ma-activate nyo yung hamstrings and calves. Tapos, pag medyo hindi pa kayo komportable, move forward kayo sa saddle, bend yung elbows, tapos top of the hoods para makapag-generate ka ng torque. So, end of the day, pag maganda yung 90% ng climb mo, doon sa remaining 10% doon sa summit, pwede mo siyang sprint. And that's where the actual training will start. Na alam mong kaya mong tapusin yon, na hindi mo tinutulak yung bike. So hopefully, may natulong, tapos next episode, gawa tayo ulit. Temper, baby, just watch me. At the top and I'm all alone. All alone. I ain't taking L's, I ain't going home. Going home. Ain't nobody equal, ain't nobody close. Nobody close. Better clear the throne for my arrival. Yeah. Ain't got no rival.